Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at click ang bell button for more videos na aking i-upload. Ilang araw na lang at magpapalit na naman ang taon. Bahagi na ng ating tradisyon ang pagsalubong sa bagong taon. May iba't ibang paraan tayo upang ating salubungin ang bagong taon at ang hiling ng iba sa atin ay magkaroong katuparan ang kanilang mga hangarin sa buhay sa pagpasok ng bagong taon. Dahil sa patuloy na pagharap natin sa pandemya sa ating bansa at sa buong mundo, tila magbabago rin ang ating pagsalubong sa 2021. Kung dati iba't ibang paputok at pailaw ang ating ginagamit ngayon naman, pinagbabawal na itong gawin. Batid naman natin kung bakit at ito ay dapat nating sundin. Kahit ang paggamit ng turotot ay bawal nang gamitin dahil sa maaari itong makabasa ng virus sa ibang tao na makagagamit nito. Alam nyo ba na ang bagong taon ay hindi isang pagdiriwang batay sa kasaysayan? Ang pagdiriwang ng bagong taon ay simula ng spring o tagsubol. Ang kinaugalian ngayon natin na pagsalubong ng bagong taon ay nagsimula buhat ng tayo ay gumamit ng Gregorian calendar. Taong 1582 nang simulan natin gamitin ang naturang kalendaryong Gregorian mula kay Pope Gregory XIII. Kaya naman, tinagurian na ang bagong taon ay unang holiday ng tao. Unang naitala ang pagdiriwang ng bagong taon sa Babylonia. Ayon sa kasaysayan, binago ni Julius Caesar ang kalendaryo at ginawang Enero ang unang buwan ng taon. Kaya naman, itinakda rin ng simbahan na mapalalim pa ang selebrasyong ito sa pagtatakda ng magkaroon ng religious significance o misa tuwing Linggo at bago magpalit ang taon. Nangyayari naman ang bagong taon ng mga Incheik bawat taon sa isang bagong buwan sa panahon ng taglamig. Pumapatak ito sa kalendaryong Gregorian sa pagitan ng Enero 21 at Pebrero 21. Sinisimbolo ng bawat taon ng isa sa mga 12 hayop at isa sa mga 5 elemento sa loob ng 12 taon. Maraming mga kaugalian at paniniwala ang nabuo ng ating mga kababayan patungkol sa pagsalubong ng bagong taon dahil na rin sa impluensya ng mga Tsino. Gaya ng pagbili ng 12 piraso ng mga prutas na bilog na maaaring isabit sa pinto at bintana upang tuloy-tuloy na pumasok ang masaganang pamumuhay ng bawat pamilya. Ang tamang pagsasaay sa mga kagamitan sa loob ng bahay, mga masaswerteng kulay sa bagong taon at mga paniniwala sa zodiac signs, birthstones or birth signs na talaga namang ating tinatangkilik. Nagsusulat din tayo ng ating New Year resolutions, ngunit hindi naman natin natutupad lahat. Anumang pamamaraan ang ating gagawin sa pagsalubong ng bagong taon, mainam na maging sentro ng ating selebrasyon ay ang pagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay ng bagong pag-asa at gabay sa nagdaang taon mula nang manalasa ang pinakamatinding dilubyo ng ating buhay. Pag-ibayuhin pa natin ang pag-iingat sa isa't isa at hindi kung ano lamang ang gusto nating gawin ngayong papalapit na ang 2021. Isang maligaya at masaganang bagong taon sa ating lahat.